Maligayang araw, grade 9. Ako si Teacher Jericho, ang guro ninyo sa asignaturang Filipino. Ngayong araw na ito ay mayroon na naman tayong panibagong paksang tatalakayin at ito ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Ang serye o ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay naipababatid sa pamamagitan ng pamamaraang procedural, chronological o sequential. Ilang halimbawa ng procedural ay ang pagluluto ng inakbet, manual ng smartphone, solusyon sa mga problem set sa matematika, gawaing panlaboratorio sa chemistry at pag-apply ng makeup. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng pagsaayos na procedural. Halimbawa dito ay ang pagluluto ng pinakbet. Sa pagluluto ng pinakbet, may step-by-step na sinusundan. At hindi nyo yun pwedeng baguhin dahil halimbawa kung ang unang ilalagay sa isa pinakbet ay ang mantika, hindi mo yun pwedeng ilagay sa hulihan dahil mag-iiba ang lasa ng isang pinakbet or hindi naman yun maaaring gawin. Kailangan dito ay masundan ang mga hakbang na kailangan gawin upang matapos ang isang bagay o upang magkaroon ng isang product o yung bunga ng mga prosesong iyong sinundan. Upang mas maging malinaw sa mga mababasa o tagapakinig ang pagsusunod-sunod ng pangyayari, mahalagang gumamit ng mga angkop na pang-ugnay sa procedural na ayos. Ito ay ang una, ikalawa, ikatlo. Pagkatapos, kasunod nito, ito at saka sa simula, magsimula sa, magtapos sa, at sa huli. Yun ang ilang mga salita na o pananda na ginagamit sa pagsusunod-sunod na procedural or sa pagsasaayos na procedural. Sunod naman ay ang chronological. Ito ay tumutukoy sa agham na pagsasaayos ng mga pangyayari ayon sa kung ano ang nauna sa panahon. Maaring takdaan ng wasto at angkop na petsa ang mga pangyayaring ito. Sa pamamagitan din nito, naiuugnay ang mga pangyayari sa iba pang konektadong pangyayari. So sa pag-aayos na or sa ayos na chronological, maaari kayong gumamit ng isang timeline. Okay? Dahil nakikita natin dito kung paano nagbabago ang isang bagay, ang isang pangyayari sa paglipas ng mga panahon. Naritong ilang halimbawa, kasaysayan ng pag-unlad ng Dubai sa United Arab Emirates, evolusyon ng cellphone, mahalagang pangyayari sa industriya ng pelikula ng Iran, kasaysayan ng West Asian Games, mga umusbong na art o literary movement sa kanlurang Asia. Okay, pag-usapan natin ang evolusyon ng cellphone. Bakit siya kabilang sa chronological? Dahil nga, noong una, halimbawa mga 1990s, wala pa namang cellphone na touchscreen. Sa paglipas ng mga panahon, unti-unting nabuo ang mga ideya hanggang sa ngayong araw na ito, ngayong present, meron na tayong mga smartphones. Kung dati meron itong pindutan na keypad or kung dati medyo malalaki pa yung mga cellphone tapos may antena, ngayon ay wala na. Ngayon kung gagamit tayo ng timeline at gagamitin natin ang pagsaayos na chronological, madali nating malalaman kung ano ang mga nagbago sa cellphone. Okay? Sunod naman ay ang sequential. Ang isang text ay gumagamit ng sequential na ayos kung ito ay binubuo ng serye ng mga pangyayaring konektado sa isa't isa. Tinutugunan ng ayos na sequential ang tanong na paano naapektuhan ng isang pangyayari ang isa pang pangyayari. Okay? Sa ayos na sequential, gumagamit tayo ng mga pangyayari ng iba't ibang pangyayari na konektado sa bawat isa. Mga halimbawa, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na humantong sa pagbagsak ng isang eroplano.
mga magkakaugnay na pangyayaring nagdulot ng malawak epidemya, at pagkukwento tungkol sa nangyaring tangkang panghuhulda. Pag-usapan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na humantong sa pagbagsak ng isang eroplano at bakit siya nasa ilalim ng sequential na pagsasaayos. Dahil nga kapag ikaw ay nakakita ng isang aksidente, malamang ikikwento mo ito sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga pangyayari. At dyan pumapasok ang sequential na ayos. Step by step or kada pangyayari mo, ikukwento. Dapat nga lang tandaan na yung mga ikukwento mo ay konektado sa pagbagsak ng isang eroplano. Baka mamaya, nagsabi ka ng ang isang bus ay huminto sa harap ng isang mall. Hindi naman siya kasama sa pagbagsak ng isang eroplano. Okay, maging careful lang tayo doon. So, maaaring gamitin ang mga salitang ito sa pagkukwento or sa sequential na pagkakasunod-sunod. Dahil dito, nagdulot ito ng ang resulta, hindi nagtagal samantala, saka bilang resulta, maya-maya, ang nangyari, ang kinalabasan at marami pang iba. At iyan ang ating paksa ngayong araw na ito, grade 9, ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ang procedural, chronological, at sequential. Muli, ako si Teacher Jericho, nagsasabing mag-aral ng masaya at mag-aral ng mabuti. Hanggang sa muli, grade 9, paalam!